Hello guys, at kamusta lahat? Ngayon, may ganap tayo. Ang unang gagawin natin ay magsusundo dahil out na ni V. Tapos sunod, pagkatanit ko sa kanila, kasi may ganap pa sila, punta pa sila ng Tay Tay Changge, bibili ng damit. So next natin, punta tayong Quiapo, kasi kukunin ko dun yung bracket ng motor ko. May top box ako sa likod pero monorock lang yan. Bubili na ako ng HRV bracket para solido. Mamaya pupuntahan natin. So sunduin muna natin si B. Ayan, natatanong muna siya. Morning love. Kunin lang natin yung helmet niya. Alog yung ano ko, Pops, kailangan talagang palitan. No, alog oh. Hindi na siya pwede. Hindi, makapit naman. Nadiskartehan ko naman. Mamaya, mapapalitan na yan. Ano yung tali? Ha? Ano yung tali? Anong tali? Eh, ito pala. Charger yan. Oh, nakakita ko ng power bank sa bahay. Exacto, lobas. Kain tayo? Tara! Hindi ba ako lumutok dito? At yung pagpaparaga ay din sa oh dito na lang ayro mali guys, almasal muna tayo. Ano lagi mo dyan, ketchup? Saan tayo? Tayo, tapos tayo kumain. Busog. Yan, bali, atit ko na siya sa kanila. Walang tulog. May pupunta pa kayong ano, Tay Tay. Siya, no? Bye-bye. Bye-bye. Hello. Huwag tayo tumuloy. Ang laas ng ulan. Oo nga eh. Bukas na lang. Tsaka inaantok na din ako. Sige. Bukas na lang. So, ayun guys. Pupunta na tayo ng Quiapo. Finally. So, let's go. Tara. So ayun guys, nandito na kami sa Quiapo. Hi! Napakainit. Napakainit. Kukunin natin yung bracket. Dito siya. Ah, okay po. Dito. Ah, kasi malayo masyado dun eh. Ito sir, 2 volt. Para rin dito yan. Oh, dito na ikakabit. So, ito ang ipoprovide nyo lang po yung nut tsaka washer. Siguro 20 lang yun. Oh. Tapos huwag nyo muna masyadong higpitan. Tapos pagka okay na, saka nyo ito. Oh. Thank you, boss. Ah. Thank you, boss. Bali mga boss, no, nakuha na natin yung bracket. At ito yung info na ibibigay ko sa inyo kasi hindi ko nasabi sa inyo mula kanina, no. Bali, nabili ko yung bracket na to at nakita ko sa marketplace. Tapos yung seller, si Sir Reynaldo. Bali, nag-PM lang ako sa kanya. Tapos, kasi ang presyo niya 750 lang. Tapos nagtiwala naman ako sa kanya na isend ko na agad yung bayad ko sa kanya, 750. Bali, yung address naman niya is ano, Carriedo Arcade Building. Bali, lalagay ko na lang yung Facebook account niya sa description para kung trip nyo bumili, eh makikita nyo agad yung FB niya. Legit seller siya mga boss, walang problema. Yun nga lang, nag-expect na ako na kailangan ko tong ano, i-convert. May mga alternative naman na discard eh, pero try ko pa rin i-convert. Kasi may kakilala ako nagko-convert. Wala akong diagram eh, kung ano yung gusto kong mangyari. So, sila na bahala. Kasi iwan ko lang talaga yung motor doon.
Baga para sa akin, bahala na kayo kung anong gawin nyo sa bracket. Tsaka libre lang eh, kaya hindi na ako nagre-reklamo. Bali, punta na tayo sa mga tropa natin. Try namin ikabit doon. So guys, andito na kami sa Bangbang, sa tropa ko. Pre, yo, what's up? Gagi, pre, alanganin yung HRP bracket, no? Kailangan natin ng ano, yung... Tingnan mo nga ba yan? Ng flat bar, no? Taka, hindi. Dito, yung mga masakit. Bali guys, mission field tayo. Kailangan natin mag-convert. Although di naman kailangan mag-convert, itutukoy kong convert yung mag-welding, no? May another option naman tayo. Bili lang tayong flat bar, no? Tapos ito yung tinutukoy ko pag lilagyan siya ng flat bar. Ay, papakita ko sa inyo yung picture. Bali, ito yung picture, no? Model natin si B. So ito, sa part na to, kung mapapansin nyo, ano, sobrang layo niya sa footrest ng backride. So, ang solusyon dyan is pwedeng flat bar or papakonvert mo sa machine shop yung HRB bracket. Mabibili naman kayong flat bar na ganito sa online or sa motor shop, pero hindi natin subok yung tibay nito kung tatagal ba, lalo kung kargado yung box natin. Ito pa isang picture. So nakapag-decide naman na ako, ipapakonvert ko na lang siya sa machine shop. Bali mga boss, ganito yung ginawa sa bracket ko. Winelding, tapos pininturahan ko na lang. Bali, ganyan yung itsura. Malinis naman tsaka maayos. So ikabit na natin, kabilaan. Bali, sa pagkabit na ito, uunahin yung bracket na tutornilyuhan dun sa shock. So sa yan, natornilyuhan na natin. Tapos ito, ihigpitan na natin. Sunod, ikabit na natin yung kaha muna bago natin ikabit to. Kasi pag kinabit natin agad yan, mahirapan tayo magbalik ng fairings. Next, dito naman tayo sa pagtutornilyuhan ng bracket. Bali, may konting adjustment lang kasi hindi magpapantay yung grab bar pag nilagay na siya. Kasi nga, may nakausling bracket. So, hindi siya magpapantay kasi apat tornilyuhan ng grab bar. Bali, magiging gewang-gewang yan pag ginawa ka ng backride. So, ang technique ko dyan, maghahanap tayo ng washer na singkapal ng bracket na yan. Which is itong mga washer na maliliit. Tapos pinagpatong-patong ko na lang sa tatlo para pantay na siya. Bali, dalawa kailangan nyo dyan. Bali, anim yan. Singkapal lang siya ng bracket. Para yan, pag nilagay mo yung grab bar, pantay na siya. Bali, nilagyan ko na ng tornilyo kasi wala akong katulong eh. Tapos, di ko man siya inigpitan. Then, nilagyan ko siya ng axle cap para dagdag forma lang. Then, kaya hindi ko pa siya inihigpitan dahil dito. Hindi pa siya pantay. Kaya, kailangan lagay na natin yung box. So, kayo na bahala kung anong adjustment ang gusto nyo. Kasi kayo lang makakita sa actual yan kung pantay o hindi. Basta isentro nyo yung taillight para pantay na pantay. So guys, labas na kami. Papakita ko sa inyo yung motor, yung pinaka-final natin sa bracket. So guys, ito na yung motor natin. Pakita ko sa inyo yung bracket. Bali mga boss, ito na yung motor natin. Ito yung bracket. Yan. Maganda naman din. Kasi diba yung una plano natin yung pag-anon nga. Okay din naman siya. Yun nga lang, pag nasasandalan ng konti, mangyayari dyan, didikit ng konti si shock. Pero try and tested naman siya, kahit mabigat yung angkas or nasasandalan nila, okay naman. Bali, pakita ko sa inyo. Ayan, yung kabuuhan. Ganda. Kahit dito, sentrong-sentro siya. Bali, pakita ko naman sa inyo pagka nakabukas. Tingnan natin yung vibration kung okay. Bali, pag ganito kalayo, di naman nakikita yung vibration niya. Tapos lapit natin. Ayan. Di siya masyado nagbabibrate. Ganda. Ibig sabihin niya, maganda yung pagkakakabit, matibay.